kong maging snatcher. At it's a po yung na role na hindi ko pa po nagagawa. Very different po from the usual. Usually po sa mga pelikula ngayon, mas sweetheart or sunshine. Ito po, si Vanessa, kapag napikon po, nananapak po siya. Yung ganun pong klaseng angas po ng isang babae. Pero yung mga ginagawa niya po, kahit na minsan nagiging mali dahil po sa pagsasnatch, ginagawa niya lang po yun dahil sa pagmamahal niya po para sa pamilya niya. At laging mabuti po yung laman ng puso niya. Kahit minsan, nagiging mali. Pero sana maitama sa tamang landas. Kanina rin, no? Sabi mo, you're very thankful that you're given another chance to have a project here in GMA. What makes you feel so at home here in GMA? Sinabi ko po sa interview kanina, you don't forget also the places na saan ka galing, diba? At naalala ko po nung pumunta po ako dito, nung 14 years old pa lang po ako, at nagkakilala po kami ni Ruru na nagkakatrabaho po kami. Gusto ko po talagang maging dancer lang. Hindi ko po inakalang darating yung mga pagkakataon po na magbibigyan din po ako ng pagkakataon na maging artista at maging leading lady. And I'm very, very grateful and very, very excited to be Ruru's leading lady na mga yan. Thank you. One question lang para kay Ruru. Kanina we were talking with Miss Nessa and sabi niya, well, we all agreed na parang ngayon bigla ka naging mature. Even sa gumapana akong magsalita, we just wanted to know, was there any recent changes in your life that made you parang change as a person? So, yung ginagawa namin kasi yung lolo, actually before that, parang sumagi, parang dumating sa point ng buhay ko na parang kine-question ko na yung kung tama pa ba yung ginagawa ko, kung ito ba talaga yung para sa akin, itong trabaho na to. And then, sakto na lagi nati-delay yung lolong because nag-shoot kami na sakit ng pandemic. So, inisip ko na baka hindi na mag-work. But, ang dami kong realizations dahil lang sa mga pagkakataon na it was my lowest point. Ang daming nangyari sa buhay ko. Yung mga taong alam kong na malapit sa akin, pagka may problema ako, sila yung maingan ko na tulong, nawala sila lahat. Yung mga taong alam kong naniniwala sa akin dati, nawala na. Kinukumpara ako sa iba, or parang dinadoubt na rin ako. So sabi ko sa sarili ko na, ngayong wala nang ibang taong naniniwala sa akin, kailangan ko maniwala sa sarili ko. At dun mas tumibay din yung faith ko kay God. And I also realized na bakit ko sasayangin yung mga lahat ng panahon na pinaghirapan ko. 10 years, inintay ko itong pagkakataon, itong lolong, bago ko makuha yung time na yun. So bakit ko isusuko? So I gave everything in that project. Sinabi ko sa lahat ng crew, sa lahat ng staff, sa lahat ng artista, na pag hindi ito naging successful, baka ito na yung last ko. So after that, na naging successful siya, another realization na naman sa akin, na-realize ko na everything happens for a reason. May mga bagay na hindi natutuloy sa atin, ibig sabihin hindi yun para sa atin. Dahil meron nakalaan ng mga bagay na para sa atin na higit pa dun sa mga hinihiling natin. So I guess the maturity nanggaling dun sa resilience na meron ako. Na kahit na ano pang iba to sa akin na pagsubok, ano pang problema, kahit na umabot sa point na sumusuko na ako, hindi pa rin ako sumuko. At nagbubunga po lahat ng yun ngayon. That's why I'm very grateful na hindi po ako nag-give up. Yan. Of course, Black Rider is another leading role. Ito ba, higit pa ba ito sa hiniling mo? Yes, yes. Ang pangarap ko lang po dati, sir, pangarap ko lang maging artista. Pero nung nandito na ako sa industriya, na naging artista na ako, meron pa palang higit dun. Every time na nagpe-pray ako, lagi ako nagpapasalamat na I'm very grateful dahil yung mga dating hiniling ko, natupad ko na, actually, hinigitan pa nga. At ito yun. Black Rider, lolong, pangarap ko na maging action star. Nabigyan ako ng pagkakataon gumawa ng action. Nabigyan ako ng pagkakataon na makatrabaho yung mga tinitingala akong action stars, tinitingala akong mga artista. I'm just very grateful sa lahat po ng mga nangyayari sa buhay ko. And I just want to promise na I will always do my best in every projects na pinagkakatiwala sa akin.
Hindi lamang po para po sa akin, but also to give inspiration, lalo-lalo sa mga kabataan. Doon po sa mga kabataan na nangangarap noon na walang naniniwala. Kung nakita niyo ako dati, I was so thin, sobrang payat ko. Walang maniniwala mararating ko yung mga pangarap ko, pero hindi po ako sumuko. So, para po ito doon sa lahat po ng mga nangangarap na lakihan niyo lang po yung pangarap niyo at kailangan niyo ipaglaban at huwag kayong susuko. Thank you. And with that, congratulations. Thank you, sir. Salamat. Thank you, Sir Nicky. At sunod po natin magtatanong si Mr. Richard Paglikawan. Mr. Richard? Hello. Good afternoon. Good afternoon. Congratulations to Team Black Rider. And itong questions ko na to for Katrina. Hello, Katrina. Good afternoon. Hello. So, recently, puro mga hapon yung mga ginagawa mo. And yes, mga drama. So, kumusta naman yung pagbabalik prime time? And nakatuwa, pinakilala ka as ano yung la primera kontrabida ulit? Siyempre, narinig namin yung line. And also, bigyan mo kami ng idea dun sa magiging character mo dito. Kontrabida ka ulit dito? Naman pala. Ayoko po muna magsalita kung ano yung pupuntahan ng character ko. But as of now, yung character ko po, ako po si Romana. Assassin po, skilled assassin. So, medyo nahirapan po ako kasi kailangan ko dumaan sa mga trainings, mag-big bike, tapos mag-martial art, mixed martial arts, kung ano-ano. Sabi, nung unang tinanggap ko po ito, wala akong idea na ganyan. Ang alam ko po, kunyari parang drug lord lang nung mag-uutos-utos. Tapos nung story ko, napakanga na lang ako, po? Ha? Ganun na lang yung gulat na shock po ako. Kasi natanggap ko na po siya. Super shock po ako na ang daming trainings po. Tapos ako po pala yung gagawa ng action. Akala ko taga-utos lang po. So, ayun. Una, skeptic po ako sa sarili ko kung kaya ko. Kasi nasanay na po ako sa hapon na nanay na iyak-iyak na lang. Ganyan. Tapos, medyo, sabi ko, parang hirap naman. Ang daming iti-training. Pero nung ginagawa ko na po siya, na-enjoy ko po siya. Tapos, happy po ako. Happy po ako na, ayun. Medyo lumiksiliksi naman po yung katawan ko. Happy po ako. Thank you sa mga nagtiwala sa akin sa news. Jimmy, thank you po sa Jimmy sa news. Ayan, kay Erwin. Ayan, kay Michael. Thank you sa ating mga creatives po. Thank you po sa news na pagtiwala niyo po sa role na Romana. News and Public Affairs. Paulit-ulit ka na. Ayan. So, ayun. Thank you po at nagtiwala kayo sa akin na kaya ko maging Romana kasi ako hindi. Nung una. But thank you, Erwin Tagle. Ayan, sa action director namin and Rec Roman, Rec Richard. Thank you po sa tulong niyo po at sa mga artista po na magagaling na nakatrabaho namin. Siyempre, hindi ko naman po magagawa ito kung hindi rin po sila magaling. Thank you po. Ito lang, Katrina, medyo curious lang kami kung paano mo kinondusyon yung sarili mo kasi parang ilang sunod-sunod ka talaga puro drama eh. Tapos parang kailan ba yung last mo na nag-action bago ito? Lupin, 2007. Yeah. Ano ba? O nga, no? Ayun, action-action naman yung dire-diretso po yun. Mga Black Darna, Lupin, Mahika, Atlantica, puro action mga 4 years. Pero, ang tagal na po, na-stuck na po ako sa drama simula 2007 na palate hanggang ngayon. Kinondisyon, mga March ko pa po ito nalaman eh, na parang magkakaroon ako ng Black Rider, ganyan. Pero nalaman ko, May na ata na action yung gagawin ko. Pero sinabi na parang, syempre kinondisyon ko yung sarili ko na kailangan pumayat ako. Nung nalaman ko na sexy assassin, no, eh, na-stress na po ako lalo. Ayun, tapos kasama ko sila Ruru, tapos Mateo, mas lalo po ako na-stress. Sakit po ng ulo ko. Sobrang stressed po ako nung nalaman ko kung sino yung mga kasama ko at kung ano yung gagawin ko. Ayun, pero okay lang, sa stress na yun, at least pumayat po ako, naging maliksi ulit po ang aking katawan. At thank you po sa tiwala niyo. Yun po, ang training and stress, yun po yung kondisyon, yung naging kondisyon ko po sa sarili ko sa paghahanda ko dito sa character na to. Thank you po. And since
hindi mo pa parang categorize yung character mo kung potrabida ba or bida ba talaga or very great ba talaga. Ano na lang sa palagay mo yung, or ina-expect na lang at least na kahantungan ng character mo and take away at least. Kahantungan? Oh, ma'am, siguro basta ano, sobrang black po ng character ko dito. Parinainun. Sobrang black po ng character ko dito. Kasi black rider nga eh, diba? Tsaka parang baka nga po ang twist dito ako maging black rider. Kasi lagi po ako naka-black eh. Tapos nagmumotor din ako. So abangan po nila yung malaking twist. And then may malaking twist naman po sa character ko. Pero ayoko po magbigay ng ano talaga. At ako maging spoiler. Meron naman po ano, may dahilan kung bakit po sobrang black ng character ni Romana dito. As in, kakaibang Katrina Halili po ang mapapanood nyo. Malayo po ito sa Black Dharma, malayo po ito sa Lupin, malayo po ito sa mga actions na ginawa ko before. Sobrang layo po kasi hirap na hirap po ako. Thank you po. Ayun. Thank you and congratulations sa inyo. Salamat. Thank you po, Mr. Richard. Next naman na magtatanong, Mr. Ruel Mendoza. Ah, hello. Good afternoon. Congratulations, ha? Hi, Ruru. Okay. Hi, Yasi. O yan, lahat na papatingin ko. Gladys, hello. Ayun. Then, actually, ang question ko para kay, ano, sa pinaka-kontrabida ni Ruru na si John Lucas. Ayun. Paki-describe mo nga sa amin anong klaseng kontrabida ka dito sa Black Rider. Hello po, Sir Ruel. Ayan, hello po sa lahat. Magandang hapon po ulit. Ayan, unang-una, thank you po sa GMA at sa GMA Public Affairs po dahil sinama po nila ako dito sa napakagag na programong ito. Yun nga po, first time ko po na gagawin sa buong buhay ko po sa industriya na maging full-time kontrabida talaga. Ayun, medyo kinakabahan dahil nga makaka-excel ako ang aking kapatid sa pananampalataya na si Ruru Madrid. Sobrang... Itong pagiging kontrabida ni Calvin Magallanes ay talagang sagat sa buto. Talagang parang gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin namin ng aking mga kaibigan dito sa Golden Scorpion Boys para lang masaktan si Elias Guerrero at para... Siyempre, kailangan kong patunayan din sa leader ng Golden Scorpion na kaya kong sumunod sa yapak niya na balang araw after ng lahat ng ginagawa kong kasamaan ay ako naman ang susunod na magiging leader ng aming sindikato. Yun po. Si Ruru ba nasasaktan mo? Natatablan ba siya? Si Ruru dito, siguro pagka sobrang sinaktan ko siya nung siya si Elias Guerrero. Pero ngayong pagka dumating yung point na magiging Black Rider na siya, abangan po natin. Kasi sa ngayon, hindi ko pa alam kung masasaktan ko si Black Rider po. Pero malaki ang kinalaman po ni Calvin Magallanes kung bakit po naging si Black Rider ang isang Elias Guerrero po. Ayun, okay. Kay Ruru, kumusta naman si John as a kontrabida? Si John, nakita ko, well, noon pa man, parang magkaibigan na kasi kami ni John dati pa. Wala pa siya sa GMA po. And then, ngayon na nakatrabaho ko siya, nakita ko yung passion niya sa craft niya. Nakita ko kung papaano siya nag-e-effort para mapaganda yung bawat eksena. Hindi rin siya nahihiyang magtanong kung papaano gagawin niya. And I guess, malaking bagay po yun sa aming mga actors na parang curious ka kung papaano mo mapaganda yung eksena. Tanong ka ng tanong dahil syempre gusto mong mag-effort at mapaganda yung bawat eksena. So, talagang binubuhos niya lahat ng kanya mga kaya para mapaganda yung scenes. Malinaw yung emosyon na hinihingi ng eksena at nabibigay niya po lagi yun. At willing po siya lagi makinig sa kung ano pa yung pwede po niyang i-improve. So, I'm just very, ano, parang lucky rin na nakatrabaho ko si John. Kumbaga, iilan na lamang po yung mga ganyang klaseng actors na talagang may puso pagdating sa pag-arte. Okay, thank you very much. Thanks, at next question ko para sa mga taga-barangay, Palanga. Ayan, sina Turing, si Vipay,
Si Salome. Ang ganda ng pangalan niya, Salome, di ba? Hello po. At si Jason. Kumusta naman itong ano, first action series ninyo? Ano yung mga naging participation ninyo dito sa Black Rider? Kami po ni Pipay, magkapatid po din kami dito. Mukha lang kami mag-ina, pero magkapatid po talaga kami sa... So, sige, tawa pa kuya. Ano, tawag ito, kasama namin si Ma'am Mario sa Ukay Bukayan. And also, taga-Balanga rin po kami. And yeah, friends din po kami with Bane and with Ashley. So, ayun po. Ikaw, anong gawin po dito, Te? Kay Pipay naman. Pakinggan natin si Pipay. Ayun. To answer the question. Hi! Charis, ayun. How was it po? Ano? Actually, hindi ko na po the first time sa GMA. And sobrang grateful ako na ate. Kahit hindi ako marunong umiyak, kinuha pa rin ako nila. Kahit hindi ako mapaiyak ni Direk Romel. Ayan. So, sobrang grateful. Actually, beyond grateful. Kasi yung binigyan nilang character sa akin is a transgender character. And sobrang sobrang honored ako to play a transgender role as a transgender woman. Ayan. Thank you so much po. At kay Salome, hello po. Ating social influencer. Hello po. Yung character ko po is si Annabelle and nagtitinda po siya ng Paris kasi yung reality po ng mga courier natin, mga rider natin is kadalasan under downtime, kumakain sila sa mga Parisan. So yun po yung role ko, lagi po kapag nakakasama yung mga characters ni Kuya Jason, Kuya Empoy, tsaka ni Ruru also. Dun po sila sa Parisan nagkukumpuni and I'm really excited and I'm really grateful na nabigyan ako ng opportunity to be on TV. This is my first TV role and my second appearance at GMA. So yun, I'm very grateful and it's definitely, I definitely had to get over a big learning curve because I don't have a lot of experience acting. Pero na I'm still very grateful na pinagkatiwalaan ako. Thank you. Ayo, congratulations. At may Jason, nakanila ka pa. Oh. I'm very grateful. Yes. Again, to grateful for what? For the role. And ako po dito si Elston, nakasama po siyempre ni Elias na biyahero. Makikita niyo po yung kung gaano po kami ka-close, ang samahan po namin dito. Kaya abangan niyo po kung gaano po ako kalakas dito na kumain ng Paris. Yun lang. Hey, thank you. Last